Hello, good afternoon, Teacher JB. Nagbabalik. Ito na naman tayo. Tatalakayin natin yung journey ko about acid reflux, or I mean GERD, at saka yung anxiety. Pang lima or pang anim na to na video. Bali, kumbaga, hindi ko na everyday kasi Friday at saka Saturday may lakad kami ng asawa ko, may pinupuntahan kami, tapos hindi ako nakapag upload ng video. Ngayon Linggo, galing kami sa beach or sa dagat, naligo kami ng mga anak ko at saka asawa ko at saka yung mga pamilya ko. Ngayon nag-record ako muli kasi gusto ko i-share na naman yung journey ko, kung ano ang nangyari ko nung nakarang araw. Kasi yung nakarang araw sa Sabado, kahapon, naranasan ko naman yung burp. Madalas na pag-burp. Pag mag-burp kasi ako, yung acid ko aakyat dito. Tapos mag-ano naman ako, parang mild anxiety. With regards to anxiety, medyo na manage ko na siya. Pero bago natin talakayin ang lahat, gusto ko nung explain uli ang pagkakaiba ng heartburn, acid reflux at saka GERD. Kasi yung acid reflux, pamaraan ng katawan, or yung katawan natin or yung stomach natin, binabalik niya yung acid at saka yung mga kinakain natin minsan, at pumunta sa ibang direksyon. Minsan sa daanan ng hangin at saka daanan ng pagkain, no? Yun ang acid reflux. At minsan tatagos pa siya dito sa throat natin, dito sa upper esophagus dito. Kaya nga mag-sore throat tayo, at yung acid niya ma-feel natin dito banda hanggang dito at saka sa ulo natin, kaya sometimes magka-headache tayo. Yun ang acid reflux. So ang heartburn naman, that is a sensation or yung feeling na para kang inatake, na sumasakit dito sa gitna at minsan sa kaliwang dibdib. At yun ang pagkakaiba sa dalawa. So ang GERD naman is the combination of two. So kaya sa pinakamalala na tawag nito, karamdaman sa tatlo, ang GERD ang pinakagrabe. So maranasan natin yung heartburn, maranasan natin yung acid reflux. So naging GERD na siya. So naging disease na siya. Yun ang karamdaman natin ngayon, mga ka-acid. Yung GERD natin ang lalapa kasi sumasabat yung anxiety natin, yung utak natin. So yun, magpalpite tayo kasi nga pati yung pati anxiety natin sumasabat na. Okay, so yung nakarang araw kasi pumunta kami sa yung misis ko doon sa mall. Tapos naabutan kami ng 11 p.m. Tapos gutom na ako at hindi ako nakapag-snack. Yun nag-trigger yung acid. So pag-trigger ng acid ko, medyo nag-dizzy yung paningin ko. Tapos nag-burp na naman ako. Yun ang pinakaayaw natin na mangyari sa natin, sa katawan natin, kasi pag mag-start na yung acid natin, yun anxiety natin, susunod din yun. So ang ginawa ko, naghanap ako ng tubig at saka saging. Kumain ako ng isang kagat, nguya ko ng maigi, tapos inom ng isang lagok ng tubig. Maya-maya, kain naman isang kagat. Huwag nating damihan, lalo na gutom tayo. Kasi mabigla yung stomach natin. Tapos yung acid kasi natin, pag gutom tayo, lalo siyang magsisecrete ng maraming acid, matatapang na acid. So unti-unti natin nguyain, mag-interval tayo ng mga 5 to 10 minutes, nguya na naman tayo ng saging.
hanggang ano, ma-relieve natin yung gutom natin. Huwag natin damihan talaga kasi naranasan ko na yun, kung damihan natin yung pagkain, lalo na gutom na gutom tayo, yung acid lalong aakyat. So at yun pa, pag hindi natin mayung manguya yung pagkain na maigi, so dapat pinong-pino siya na makarating dito sa ano natin, sa gut natin, kasi kung hindi, magproblema na naman yung ano natin, yung chan natin. Okay, so kumusta na yung ano, kumusta na ang katawan ko? So far so good, so far so good. Yung pinakita ko sa inyo yung ano, yung nag soft food ako, ngayon hindi na soft food minsan, tapos may hard food na, kasi hindi pwede na palagi tayong mag soft food para naman yung ano natin, gut natin, hindi siya mabigla kung sakali man kakain tayo ng mga hard food. Tapos sa umaga, yung daily routine ko, talagang iinom ako ng malunggay juice na may kasamang konti na saging. 3/4 lang na saging. Ay sorry, 1/4 lang na saging. Para ano natin, isama natin sa isang dahon na malunggay at iinomin natin. No? Yun ang ginagawa ko. Tapos, ano pa? Ito pala. After breakfast, 30 minutes, iinom ako ng Hernano. No? Isa yung parang curcumine, nano curcumine. Mabisa siya, mabisa. Kasi dalawang araw na ininom ko siya. Wala siyang side effect, wala siyang heartburn. Hindi na ako, minsan na ako magdighay, magbo-burp, no? At yun, tingnan ko, yano ko muli sa next video kung ilang araw na tapos ano nangyari sa katawan ko at sa katsan ko na ininom ko yung Hernano. Hindi ko ipakita sa inyo kung ano ang ano, paano ko siya ginawa, paano ko siya ininom, kailan at paano ko siya tinimpla, no? Kailan, sige, ano na lang ganito, breakfast ininom ko siya, after breakfast 30 minutes, or kung makalimutan ko sa dinner, 30 minutes talaga yung interval natin, kasi yung liquid, nasabi ko dati na hindi muna ako inom ng tubig pag galing sa kain, 30 minutes inom ako ng liquid or water. So ginawa ko siyang water, yung Hernano na curcumine, at siya yung ininom ko. So far gumaan ang pakiramdam ko. Tapos gusto kong ano, ipaalam sa inyo na yung dizziness ng pagtingin natin, hindi talaga siya mawala. Iwan ko sa inyo, no. So madalas or karamihan sa mga may GERD at saka may anxiety, lalo na sa GERD talaga, yung paningin natin para tayong hilo. Hindi naman siya parang sobrang hilo na mura, parang ano tayo. Hilo siya parang para tayo nakainom ng isang shot, isang basong beer, ganun yung paningin natin. Huwag tayong magpanik. Huwag tayong magpanik kasi isa 'yon sa mga reaction or sa mga ano natin sa katawan natin kung bakit tayo nagka-dizzy kasi or parang hilo kasi sa acid 'yon. No, sa acid 'yon. Ito pa, tips ko sa inyo. Sa mga yung tips ko, every weekends pumunta ka ako sa bukid, sa ano namin, bukid namin, iinom ako ng tubig ng buto, buko, yung fresh na buko, yung bata na buko, no? So yung sabaw ininom ko lahat, hindi naman bigla kasi sa isang buko, minimum of 2 glass yun eh, yung content niya. Isang baso lang muna, isang baso, tapos mayat maya kinain ko yung laman, half lang sa buko. Tapos naman interval naman ako ng 10 minutes to 30 minutes kinakain ko yung other half, no? Then another 10 to 20 minutes ininom ko yung natirang tubig. Kailangan natin yun ng tubig at saka yung meat ng buko kasi ang daming mga benepisyo sa katawan natin, lalo na tayo may GERD, yung may acid. Isa sa mga component doon na kinakailangan natin yung potassium at saka yung magnesium.
kasi isa yun sa makatulong sa ano natin, sa karamdaman natin. So it, isa yun sa mga tips ko. Don'ts naman, gusto kong ano, gusto kong subukan din nyo. Pag ano na kayo, pag gutom kayo, wag nating ano, wag nating i-ano natin bigla, or yung pagkain natin ilunokin natin na bigla, nguyain natin kahit gutom na gutom tayo. So yung mga don'ts natin, wag nating yung pagkain natin wag nating bilisan, no? Yung pagnguya natin dahan-dahan natin. Isa pa, wag kayong uminom ng tubig pagkatapos ng kumain. Mag-interval kayo ng mga ng 20 to 30 minutes bago kayo uminom. Tapos yung tubig na inom nyo, hindi maginaw, hindi malamig. Katamtaman lang kung pwede, warm water. No? Sa school, meron akong heater. Meron akong thermos. Dito sa bahay, meron akong thermos. No? Talagang, ano, talagang ganun. Kasi, health natin ang, ano natin, priority ngayon. Ano pa sa mga dons? Yun. Kung sa tingin nyo meron kayong napaisip kayo or na-overthink kayo, lipat kayo ng isang lugar. Lipat kayo. Kung dito sa doon sa kwarto nyo, bigla kayo ng tulala, yan o nyo. Ay, wala to. Ilibang yung sarili nyo. Lumabas ka sa kwarto, humanap ko na ibang mga gagawin, tapos yun, mawala yun ang mga natin. Hindi natin maiwasan ang mag-overthink. No? Hindi natin maiwasan maisip at ma-recall yung mga previous or maano pa yung future. Iniisip natin future. Iwan ko ba ganun ba kabaliw or katanga yung mga may anxiety? Tayo may anxiety, talagang tanga. Masabi natin tanga. Gano man tayo ka inclined academically, gano man tayo ka bright academically, yung anxiety ang hirap yano i-conquer. As of now, na manage ko yung anxiety ko. Hindi naman 100%, pero masabi ko talaga na manage ko. Kaya every time sumpungin ako sa anxiety, no, kalma lang. Inhale ng malalim, exhale ng malalim, 3 beses, 5 beses. Lalo ngayon, maingay yung aso. Galit ako sa aso. Yan na lang. Inhale, exhale lang talaga. At ma-relieve kayo. Yung daloy ng dugo at saka yung kumakalma yung ano natin, yung heart palpitation natin, kumakalma yun. Just do it. Practice it. Hindi ma-perfect natin sa isang ano lang, sa isang practice lang, sa isang ano lang. Hindi yung instantaneous. No? Kailangan natin ng mag-practice. Kasi dati ako nag-inhale, exhale. Parang wala nangyari. Pero nakita ko talaga yung kaibahan pag maano natin, makontrol natin ang sarili. Minsan nga, mag-count ako ng baliktad ng 100. No? 100, 99, 98, 97, 96, 95. Kasi, yung utak natin, madivert. No? Madivert siya. So, sa mga bagay na kinainisan natin, yung pagbigay galit sa atin, minsan din natin maiwasan. So kailangan natin harapin. Minsan iiwas tayo. Pero kung may panahon na hindi natin maiwasan, harapin natin, tapos ano natin, kontrolin natin. 'Di ba nakwento ko sa inyo dati na may kaibigan tayo or kakilala na magbigay ng negative sa atin tapos mag-anxiety tayo. Kunwari, sabi nila, "Ang payat mo na, Joe, ang payat mo na." Bro, ang payat mo na. So yun, mag-register sa utak ko, tapos mag-self-pity, mag-anxiety na naman. So, kahapon, isa sa kaibigan ko, hinarap ko talaga. "Oh bro, dito sa Bisaya language, bay, nalagi ka bay?" Sa, "Oh, dauta na no, bay, wang ka, umay, minto mo lawas." "Ano na gini, bay?" So, ganito talaga yung ano natin, katawan natin. So, tapos, yung hinarap ko siya, ng harap-harapan talaga. Walang reaction sa katawan ko kasi hinarap mo siya eh. Ginawa mong ready yung katawan natin, yung isip natin, ni-ready natin. So,
ganun ang ginagawa ko. Isa yun sa mga tips na ibahagi, ibahagi ko sa inyo. So, sometimes kasi tayong may guard sa anxiety, kailangan natin may guide. Isa to sa mga ano ko, isa yun sa mga goal ko bakit ako nag, ano, nag-vlog ulit. Kahit maliit lang yung subscriber ko. Sa mga late tuner or sa mga bago na sa channel ko, kung pwede, i-ano nyo, i-subscribe nyo, hit yung notification bell kasi medyo matagal pa tong ano namin, yung journey ng mga may kagaya namin, yung journey ko mismo sa GERD at sa anxiety, kasi yung sakit na yon hindi siya basta-basta. Okay, so I hope may matulungan din ako. At bukod pa doon ay maano natin, may share natin sa kababayan natin, sa mga kilala at sa hindi kilala, sa mga tao, mga Pilipino, kasi ang dami nagkaroon, ang daming mga Pinoy na nagkaroon ng mga anxiety at saka GERD. Ang problema kasi sa mga Pilipino, hindi sila, kita yung mga Pinoy, hindi tayo mag voice out kung ano ang totoong naramdaman natin at mga sakit natin. Siguro dapat ako mahiya sa ginawa ko na nag-vlog at parang proud ako sa sakit ko. Hindi, ginawa ko to kasi nahirapan ako. I-share ko yung mga journey ko kasi ang hirap na magkaroon ng ganito. Hindi biro, promise. Kung pwede palang iiyak ako everyday, ginagawa ko yon. Pero sometimes kahit nahirapan na tayo, we have to be strong. Strong for our family, strong for our children, our daughter, our son, our family talaga. No? Pinakita ko sa kanila na strong pa rin ako. Pinakita ko sa kanila parang hindi ako, parang wala akong sakit. Pero minsan makita talaga nila, pero hindi ko pinakita lahat yung kahinaan ko. Sila yung mga ano natin, gabay natin. Sila yung instrumento na para maging malakas pa tayo. Of course, pray to God. Isa sa mga tips na i-share ko sa inyo sa for Catholic faith, pray the rosary. Just do it ng ganito. Yung position na ginawa ni Mama Mary. Sorry sa mga non-Catholic, ito kasi yung parang equivalent ng yoga ko. No? Equivalent. So hindi ko sa sinabi na effective to or ito yung pinaka-effective kasi sa mga non-Catholic kasi I respect your religion. Yung sa akin lang kasi may nakita ako na guro sa India na ginawa niya ganito kasi isa yon sa mga paraan para mapag ano natin yung dalawang utak natin, left and right brain. So as a counterpart sa yoga na yon or sa technique na yon, ito yung pray the rosary sa Katoliko. So pina-perform ko siya para magkaroon ako ng peace of mind, para yung daloy ng chakra ko connected siya at hindi siya ano separate. Ito yung ginawa ko. So tips lang yon. Pwede hindi yung gawin, pero sa non-Catholic pwede gawa kayo ng ibang paraan na makonect yung left at right brain nyo. Isa to sa tinuro ng isang guro ng India. Pero hindi naman ako ano Hinduism, pero as counterpart yung ginagawa ni Mama Mary, ginagawa ko. Effective talaga siya. Magkaroon talaga ako ng peace of mind. Bago matulog, ginawa ko siya. Tapos pagising sa umaga, ginawa ko siya. Okay, that is one of my faith. Aside conquering myself, I need talaga sa divine intervention ni God. At isa yun sa paraan para magkaroon ako ng strength na to face my pain, my daily struggles in life. So, dito lang siguro muna. Salamat sa mga kapareho ko, sa mga supportive na mga kaibigan at sa mga kilala, at sa mga subscriber. Salamat sa pag-subscribe. I hope marami pang subscriber na or marami pa dito makapag-subscribe sa akin at matulungan ang video ko at makatulong ako sa ibang tao. Salamat po.